Good morning to everyone. As we continue our study of the Book of Ephesians, ang aking title ngayong umaga ay There From Mystery to History. What does that mean? At ito ay ating mapapag-aralan ngayong umaga. Mystery and History. Sapagkat sa last, sa verse 32, ito ang binanggit sa scripture reading natin today, and this is a great mystery. What does that mean? But I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, sabi niya, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So the message is basically centered on Paul's instruction about yung transition natin from chapters 1 to 3. Ito ay doctrinal chapters. Ito ay nauulit namin ni Pastor. At from chapter 4 to the last chapter ng Book of Ephesians ay about practical living or Christian living. Although there are still some touches of doctrines, just like ano ang ibig sabihin ng mystery na binabanggit ni Paul dito. So, therefore, ito ay mga imperatives ang ating maririnig about the church matters, and at the same time, isang earthly explanation of how we can respond appropriately to the love that was expressed to us by the Lord Jesus Christ through the cross. At iyan ay sa pamamagitan ng pagbigay ni Paul na example about marriage. Kaya matatouch natin ano ang implication nito about the church matters. But as we go into a particular example, and likely ay ito ay isa rin concern naman doon sa church sa Ephesus, and it is so today. Lahat ay nangangailangan na makarinig ng message about marriage. If there were problems in the church of Ephesus at that time, ito ay sa kadahilanan na sila ay hango sa isang background na Hellenistic. No? Hellenistic. Sila ay mga pagans na naging Christians. At ang kanilang concept ng marriage ay ito ay isang social affair rather than ito ay matter na palibutan ng matters about God's way or God's design about marriage. Kaya kung may problem noon, hanggang ngayon ay may problem pa rin talaga about marriage. And in fact, mas gusto natin sana ang mga tao ay naintindihan ang sinasabi sa scriptures about marriage, just like how Paul is sharing to us ano ang basic imperatives or basic design ni God about marriage. So matatouch natin definitely yung topic na yon as we proceed with our studying of this second part of chapter 5. Sa message natin narinig from our pastor last Sunday, may binanggit siyang tatlong bagay, the message that we have, and then a call to that message, response natin to that message, and yung action natin because we possess that message and we understand why the call for such a message. At ito ay nakalagay doon sa key verse ng chapter 5, but ito ay yung verse 18. And let me read that. Ito ang emphasis ng remaining verses ng ating pag-aaralan sa chapter 5. But be filled with the Holy Spirit. That is essentially the condition upon which we can envelop our hearts and our thoughts about the message that we have and the call for us to respond to that message and what are the actions that we believers must do as we carry that message that we possess, the message of grace. Ang point natin ay you will never be able to function well as a believer. You will never be able to capture the essence of biblical Christianity and how you must respond as an individual to the call of God for us to work
for his ministry through the church if you don't possess the influence of the Holy Spirit. Paul is not talking here about salvation. Paul is addressing this to believers. Ang sinasabi nito ay, we must always be influenced by the Holy Spirit na sinasabi sa atin sa chapter 1 verse 13 and chapter 4 verse 30 na ang bawat believer na pinili ng Panginoon, chosen, predestined, declared to be heirs, declared to be His children, ay nagpossess ng Holy Spirit. At sinabi doon, siya ay tinataka ng Holy Spirit, the mark that you are indeed a chosen one. So ang binabanggit dito ni Paul ay, if we are to be described as one who is filled with the Holy Spirit of God, it is allowing the Holy Spirit to be the one leading us. It is allowing the Holy Spirit to keep on teaching us and helping us to respond to His teaching through the Word of God, the Scriptures. Ito ang pinaka-condition for us to function as God's ambassadors to this broken world. Now, in a simple explanation, pag sinabi nating tayo ay filled the Holy Spirit, there are three points that I would like to emphasize. One is yung sinasabi ni Peter in 1 Peter chapter 1 verse 13 and chapter 1 verse 13 and 5 to 8 na sinasabi ni Peter na tayo daw ay dapat ma-fill ng sobriety ng ating pag-iisip, ang ating puso, ay i-allow natin na ito ay mapaligiran ng tali ng Holy Spirit sapagkat ito ang paraan upang tayo ay magkaroon ng linaw ng pag-iisip habang tayo ay naglalakad sa dark alleys of this world. Be vigilant, yun ang sinasabi ni Peter. Tayo ay maging vigilant. Ito rin ang sinasabi ni Paul sa Book of Romans na tayo ay mapag-isip at nag-iisip tayo because we want to be vigilant because we know that the world around us is so dark na sinabi ng Panginoon, sinabi kay Cain, beyond the door lies sin. Laging nandiyan yan sa ating kapaligiran. Laging nandiyan ang maraming pintuan na nagsasabi sa atin, buksan mo ang pintuan na yan sapagkat masarap pumasok sa pintuan na yan ng kasalanan. Pero ang sinasabi sa atin, tayo ay maging vigilant. Alam natin that the moment that we open that door, sin lies beyond that door. And we are bombarded with temptations day by day. There are just so many doors in front of us, on our sides and our back, telling us the sin is telling us it's nice to open these doors. And then you begin to see the sin that is beyond that door and you begin to embrace that sin. So we are being warned na tayo ay maging filled with the Holy Spirit, maging sober, ating palibutan ang ating pag-iisip, ang ating puso ng salita ng Panginoon upang tayo ay mabigyan ng readiness na mag-respond at i-reject natin ang temptation sa ating buhay. Ito ay parang isang brain. Ang brain natin ay nati-trigger kapag tayo ay, ang ating body ay nagkukulang na ng nutrition, nagti-trigger ito ng message sa ating brain at sinasabi ng ating brain, ako ay gutom na at kailangan akong kumain. Or ang brain din ay nagti-trigger at nagbibigyan ng message kapag ikaw ay nauuhaw na. That is God's design. So ganun din sa spiritual realm. Alam natin kapag mayroong bagay na nagti-trigger at nagbibigay sa atin ng warning that that is dangerous. Vigilance is understanding the teaching of the Holy Spirit through the Word of God and accepting the teaching so that we can stand firm against the temptations that confront us day by day, moment by moment of the day.
And then iyalaw natin ang Holy Spirit ay magpatuloy na magturo sa atin in Hebrews chapter 5 verse 13 to 14. Ang sinasabi doon is through the Word of God, through the leading of the Holy Spirit, we will be able to discern what is good and what is evil. It's the only way for us to discern what is good and what is evil. So therefore, habang tayo ay nagiging sober, at dapat tayo ay maging sober, upang ang high level of consciousness natin, na tayo ay light of this world, tayo ay salt of this world, tayo ay may mission, tayo ay may dahilan kung bakit tayo pinili ng Panginoon. And that is, ang buhay natin ay makita ng mundong ito na iba, sapagkat ang anyo ng Panginoong Hesukristo ay nananahan sa ating buhay. Being sober and letting the Holy Spirit be the one to lead us and keep on teaching us, at tulungan tayo mag-respond sa teaching from the Word, because that is the only way by which we can discern what is good and what is evil. And third is trusting the result of the Holy Spirit's Word. Now, napakasarap ng invitation ng ating Panginoon as let me read that invitation. You know, in Hebrews chapter 4, Hebrews chapter 3 and chapter 4, itong dalawang chapters na ito ay nagbabanggit about rest. Yung rest ng akala ng Israelites nang sila ay bigyan ng liberty ni God through Moses from the bondage for 430 years dun sa Egypt, 400 years, sila ay papunta na dun sa promised land. The Israelites were thinking na ang rest na yon ay yung physically ay makarating sila doon sa promised land. But God was actually thinking of a different rest. At ito yung ini-explain sa dalawang chapters na yon. No? Na mayroon palang second rest. And this is the rest na ino-offer ni Jesus Christ to everyone who is burdened with so many things in life, especially the burden of not knowing what is happening to me kung ako ay mapawi sa buhay na ito. No, sabi ng ating Panginoon in chapter 11, ito ang napaka-sweet na invitation ng ating Panginoon sa lahat na may burden sa buhay, sa lahat na parang nalulunod at hindi niya alam ano ang mangyayari sa kanyang buhay sapagkat hindi niya kilala ang Panginoon. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. That is the true rest. Iyon yung binabanggit sa dalawang chapters ng Hebrew na mayroong second rest. And this is the rest. Oh, praise the Lord, we have that rest. We have our rest fulfilled through our Lord Jesus Christ because of our relationship with Him. And through that relationship, ang rest natin ay naka-anchor doon sa sinabi sa atin sa beginning chapters, sa doctrinal chapters ng book of Ephesians, na tayo ay kanyang pinili even before the foundation of the world. Na tayo ay kanyang pinredestined. Tayo ay dineclare as heirs. Tayo ay dineclare as God's children, the children of Abraham. Ay dineclare tayo that we are part of God's commonwealth and His church. And we are sure to find rest someday in the eternal heavens in the presence of the Almighty God, the Lord Jesus Christ. You know, when I was in Israel so many years ago,
Well, sinasabi kasi sa atin din sa scripture in Psalm 119 na verse 105, "Your word is a lamp unto my feet and a light to my path." You know, we as believers, dapat lang na pagkatiwalaan natin ang pangako ng Panginoon, ang work ng Holy Spirit, ang maliwanag na sinasabi sa atin na through the Word of God, ito ay naging lampara at ito ang naging paraan upang makita natin ano ang path na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay hindi mapahamak sa mundong ito. It's a path. Maliwanag na path. At kung dadaan tayo sa path na yon, we will obediently follow the Lord in walking on that path na kanyang ibinigay and established for you and I. Then it's a life of blessings rather than a life of curse. You know, it's when I was in Israel so many years ago, as part of a program, selected individuals ay ini-invite ng Israeli government from the government of the Philippines upang maipakita yung program nila. And there was a night na may lecture sa amin yung Israeli Air Force. At hindi namin maintindihan anong role ng Air Force ng Israel dito sa aming affair. Yun pala ay gusto lang nila ipakita kung ano ang kanilang ginawa, sapagkat alam naman natin na napakaliit ng Israel, ng landmass ay napakaliit, at kailangan ay ready ang kanilang air force against any war. Diba? At paano sila makakapag-practice kung napakaliit ng kanilang landmass? Hindi naman laging sa Mediterranean sila dapat mag-practice, sapagkat ang war ay talagang sa land, hindi doon sa dagat. No? Kaya iyon na isang malaking problema nila, dahil alam niyo ang Israel din may tinatawag doon na lugar na Camel's Back. At yung lugar na yon at ang paligid doon na valley ay para because of maliit na nation pero four seasons doon nagko-congregate ang maraming birds doon sa Middle Eastern region na yon. Napakadaming ibon. No? Iba't ibang uri ng ibon. Kaya ano kami dinala doon sa Camel's Back ay kita mo yung buong valley, napakadami talaga mga ibon. Mga raptors or mga eagles, ganyan-ganyan. Tapos halo-halong ibon yan. May problema yung Israel Air Force. Dahil doon sa bird clash. No, di ba yung bilis-bilis ng jet tapos ay tatamaan ng mga ibon. So nagkakaroon talaga ng accident. Ang ginawa nila ay pinag-aralin nila ang pathway ng mga ibon by way of yung mga gliders na may tao ay sinasabayan yung mga ibon hanggang mamapa nila kung nasaan talaga yung highway ng mga ibon. At because of the highways na kanilang naimapa, ay na-prevent na yung bird clash. Sapagkat yung mga ibon ay talagang faithful sa kanilang path. And because of that, sa faithfulness nila doon sa path na yon, ay naiwasan na sila ay mapahamak dahil ang Israeli jet sa mga pilots ay nakalagay na sa kanilang GPS na hindi sila pwede mag-cross. Kaya because of that, ay tuloy-tuloy na ang practice ng mga Israeli pilots at hindi na nagkaroon ng clashes. That's the kind of path that God established for you and I. Binigyan tayo ng napakagandang path, secured path. And if we will keep walking on that path, through the proddings and teachings of the Holy Spirit, then we will be fine. Any departure, slight, moderate, or serious, from the path upon which the Holy Spirit would like us to lead our lives to, is nothing but trouble and danger. Kaya marami tayong naririnig ng mga teachings, mga teachers from different churches na nag-depart from the pure teaching of the Word of God. And as a result of those departures from the Word of God,
ay may mga troubles. May mga troubles. For the last 2 weeks, ay pinag-aralan natin ang departure ni Pastor Ed Lapis from the Scripture. And ito ay isang malaking naging problema na I'm sure ay kanyang hinaharap, as well as those who just could not move on doon sa kanilang mga narinig criticisms about the departure from the Word of God, from the teaching of the Word of God ng kanilang pastor. And now, tingnan natin ang example na ginamit ni Paul dito sa chapter 5 tungkol sa marriage. At sana ang mundo ay talagang makarinig ng what is coming from the Word of God, kung ano ang appropriate design ni God, o ano ang appropriate na marriage, at ano ang design ni God sa marriage. At alam naman natin from the book of Genesis, verses 26-27, diyan dineclare ni God yung man and the woman na kanyang kinrate. At madalas ito ay ating marinig, maalaala natin na walang ibang sex na kinrate si God aside from man and woman. At ito ay very important dun sa message about marriage. Meron akong papel dito based sa ginawa ni God na creation ng man and woman. Ito ang female at ito ang male. Sabi sa atin sa scripture, sila ay magiging one. Sila ay nag-fit together. Because God created the male and the female. But the world is departing from that. Alam natin yon. The world is trying to insist na there is another way, or another sex, or another group of individuals na pwedeng mag-fit doon sa message about marriage. But it won't work. Sapagkat here is the male, at ito naman yung another sex, hindi talaga mag-fit. It's not going to fit. They will never be one. But the Bible is saying us, Paul is saying us, and the two shall become one. You know what I mean. Hindi talaga pwede mag-fit. And the world is trying to justify its brokenness by telling the world it's okay to accept a departure from what we know traditionally as the union of man and woman. Now in verse 22, it's basic, no? I wanted to show that na ito ay basic. Ito ay message sa mga Kristiyano. And as believers, we must be firm in the scriptural teaching that there is just male and female. That is the way to reproduce. A male and a male will never be able to reproduce. A female and a female will never be able to reproduce, because those are not God's design. God's design is male and female. Of course, in our church, ito ay paulit-ulit natin binamanggit, we welcome everyone. Those who have departed from the teachings of the Word and who would like to fellowship with us, who would like to come to our church and learn, we welcome them. We will not reject anyone. But we will not sugarcoat the Word of God just because they are around. What we preach is the Word of God and not our thoughts or our positions
on many aspects of the Word of God. We are carrying the pure Word of God, and we are merely messengers of God in sharing the truths of the gospel. So, so verse 22, tingnan natin ang sinasabi niya, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife. And then sa verse 24, sabi niya, so let the wives be to their own husbands in everything. So ito yung imperative na mga asawang babae ay mag-submit in everything sa kanyang husband. But this submission is bounded by what the Word of God is saying about Christian living. If a man is saying, the Bible is telling you that you must submit to me in everything. Now, pag sinabi ng husband na ikaw ay gumawa ng masama, must the wife submit? You know, ang sinasabi dito, ang qualification ng submission in everything, ay ito ay bounded on the basis of what the Word of God is saying about the new life that we have in Jesus Christ. Okay? Now, if non-believers will get to understand the core messages of what Paul is saying, it's good. But we Christians are burdened by the fact and the challenges that we must understand the meaning of submission of our wives in everything doon sa ating role as the leader of the family, the leader spiritually, at tayo ang nagagabay sa ating asawa upang ang submission in everything ay compliant to the new life that we have in Jesus Christ. It is not an absolute type of submission in everything because we do not want them to submit sa sin. Now, that is very important. So that when we are asked this question sa mga non-believers, we can immediately respond na sa ating mga Christians, sa ating mga born-again believers, ang ibig sabihin ng submission in everything is total respect to our wives sapagkat sila ay the weaker vessel na kinreit ni God. Because without my wife, I am not a whole person. Right? Under the concept of a marriage, respect is very important. Dahil sa verse 33, yan ang sinasabi. Respect. So, pakatandaan natin yon. Ang context na ito ay context sa understanding natin ng Word of God, ano ang ibig sabihin that we have a new life in Christ. Na tayo ay iba na. Do not push our wives away from holiness. That's the point. Do not. Now in verse 25, ito naman, of course, marami mga example dyan na pwede nating bagitin sa Q&A. Ito ay pwede nating i-share. For lack of time, I am not going to discuss those details anymore. How do we give examples about submission and everything in the context of biblical Christianity? Ganun din dun sa is sa verse 25, ito ang sinasabi, husbands, love your wives just as Christ also loved the church. And so you can see, ini-explain ni Paul sa pamamagitan ng marriage, yung the beauty of the relationship that the church has with the Messiah. The church and the Lord Jesus Christ. But in the context of practical Christian living, ito ay napaka-importanting mensahe. Dahil ang instruction dito, ang commandment, ito ay imperative
na mahalin natin ang ating asawa. When we love our wives, again, do not forget, ito ay sa context ng scriptures. It is giving our wives the assurance that there is no one else. Diba, galit si God do sa sexual immorality? Na naging asawa ko si Lisa, kami iisa na. And I assure Lisa that there is no one else. There is none. No? At till death do us part. Kami ay magsasama. Iyan yun. When you love your wife, give your wife the assurance that there is no other else. That's very important. And sabi niya sa verse 28, mahalin daw natin ang asawa natin na katulad kung paano natin minamahal ang ating body, ang ating self. We value yung self natin ng ating bodies at sinasabi, ninonourish natin, ayaw nating saktan ang ating katawan. And it's a beautiful picture of how should we treat our wives? Of course, we are not perfect, but imperfection is not an excuse for us to go on and hurting our wives to the point na mag-doubt ang ating wives kung minamahal ba natin sila or meron bang ibang taong involved. And then in verse 21, ito ang sinasabi na kapag kaasawa mo na ang iyong partner, ay talagang kayong dalawa na lang mag-clive at humiwalay kayo sa inyong parents because you have to grow up, mature, and carry the two of you together as one. So napakaganda, no, ng itinuturo sa atin from the scriptures. Kaya yung mga details na ito ay atin natin i-discuss, Pastor, sa Q&A because there are a lot of things to learn about marriage. About marriage. So sa verse 32, iyan ang binanggit ni Paul na ito ay isang mystery. The relationship ng church at kay Jesus Christ ay isang mystery. And indeed, it is a mystery. Yung union between the Messiah and the church ay isang mystery because in the past, in the Old Testament times, ay hindi naman nila nakikita ito eh. Ito ay mystery talaga. Walang idea sila about the church. Ang alam lang nila ay darating ang Messiah. Kaya maski, you know, may faith sila na darating yung Savior, yung Messiah, sapagkat ito ay naka-prophesy in the book of Isaiah, naandyan yan, in the book of Micah, in the book of Psalm. Alam nila na darating, no, yung Messiah. Pero wala silang idea about the church. Right? Kaya it's a mystery. Sa kanila, ito ay isang aninulaman. Lagi natin paulit-ulit itong binabanggit to the point ng ating patriarchs. Again, in the book of Hebrews, ay hindi nila maliwanag na nakikita itong mystery na ito, pero pinaniniwalaan nila, niyayakap nila, may faith sila. But in our case, it's already history. It's no longer a mystery. It is history. Kaya tayo na andito as part of the church is because we are grateful to the Lord Jesus Christ sa kanyang sacrifice. Because of that sacrifice and because we have been chosen and because of the established relationship that you and I have with Jesus Christ by our faith in Him, the union has been established. The union between the Lord Jesus Christ and the church. Kaya ang pagbanggit ng ating Panginoon sa prayer niya in John chapter 17, they are one with me as I am one with you. That is mystery revealed and it is now history.
that you and I are together as one with the Lord Jesus Christ and we are one with the Father. Kaya mahalaga na naunawaan natin ang first three chapters ng book na ito. Sapagkat yun ang ibig sabihin na tayo ay predestined. Tayo ay chosen. We are one with the Father as we are one with the Lord Jesus Christ. And as we are one in the church. And that is the mystery revealed to us. I hope everyone is happy doon sa title natin na From Mystery to History. At sana ay ating namnamin ang kabutihan ng Panginoon na na-reveal sa atin at tayo ay part ng history. From mystery to history, we thank the Lord Jesus Christ for the sacrifice that He did for you and I. Amen.